Hi, hello, good afternoon. Happy Sunday, everyone. Ayan, I'm Mary Grace Stein. Andito tayo ngayon sa ating learnings about health. No? Itong last weekend, katatapos ko lang mag-attend ng leadership event. At ang dami kong natutunan. At isa sa mga natutunan ko ay ang about sa ating health. No? Andoon yung aming mga medical advisors ng Junes, at ang dami kong natutunan na gusto kong i-share sa inyo about health, especially ngayon na merong pandemic, no? Ang situation natin mahirap, lahat tayo nag-aalala about sa ating health, maraming nagkakasakit at marami rin nahihirapan sa buhay, maraming nai-stress, no? So itong lesson na natutunan ko is about the holistic approach sa ating health, no? So ano ba tong holistic health, no? Syempre tayo yung mamimili kung anong klase ng health na magkakaroon tayo, no? Hindi yan pinili ng iba, nasa atin yan, depend sa ating pag-aalaga sa ating sarili. So itong aspect of holistic health, ito ay ang kumbaga synergistic, kumbaga maganda yung flow overall, kung sa sasakyan overhaul yung sasakyan, di ba? Ang sasakyan pag medyo hindi na maganda yung takbo, overhaul natin, no? So yung katawan natin is ganun din pala yung ating health. Merong tinatawag na holistic health. So yung holistic health ibig sabihin yung parang kabuuhan, hindi lang isang parte. So tayo, nasanay tayo na pag masakit ang ulo, yung iinom lang tayo ng gamot para sakit ang ulo. Masakit ang tiyan, yung para lang sa tiyan, no? Masakit ang likod, yung para lang sa likod. So ginagamot natin yung isang parte lang, yung may masakit lang. Pero hindi natin iniisip, bakit kaya masakit yon? Bakit kaya sumasakit ang ulo? Bakit sumasakit ang tiyan? So magagamot natin pansamantala pero hindi natin na nalalaman kung ano talaga ang dahilan. So to be healthy daw merong limang aspect, no? Yan yung ating physical, yung katawan natin, no? So dito sa physical, sinasabi nga na kapag ka ang katawan natin, halimbawa hindi maganda ang ating skin, halimbawa may mga pimples tayo, bakit may pimples, no? So pag may pimples, ibig sabihin something wrong sa loob ng katawan natin, no? Pagka masakit ang ulo natin, ibig sabihin something wrong sa katawan natin. Pagka hindi tayo makatayo, masakit yung liig natin, masakit yung arm natin, ibig sabihin something wrong sa loob ng katawan natin. So yung ating body, yan daw yung mirror, yan yung salamin, kung ano yung nasa loob. So pagka matamlay yung mata mo, ibig sabihin baka malungkot ka, baka na-stress ka, o baka may nararamdaman ka, di ba? Kung hindi maganda yung bright yung mata mo, no? Kung may ang kulay hindi white, no? Medyo yellow ng konti, may problem ka. Kung ikaw ay nahihilo, meron ka ring problem. Kung ikaw ay na walang lakas, may problem din yan, no? So yung ating physical, pangalawa yung ating emotional, yung ating social, at saka spiritual, at saka yung ating mental, no? So yan palang mga bagay na yan, dapat bigyan natin ng pansin, no? Maging aware tayo, bakit kaya? Hindi lang pala isang bagay ang dahilan kaya tayo may nararamdaman, kaya tayo hindi masaya. So, itong mga natutunan ko to sa kila Dr. Christian Drapo, Dr. Nathan Newman, at saka Dr. Martinez during sa aming session, no? About health. So, sabi ni Dr. Christian Drapo, kapag ka masama ang ano, sa labas pa lang daw mapapansin na natin na something is wrong na, no? Ang skin, ang balat, hindi maganda, no? Dapat pagtuunan na daw natin ng pansin. So, bakit kinakailangan natin na ang ating physical ay alagaan? So, ang isang bagay ay syempre yung mag-exercise tayo. Pagdating sa physical, isa ay exercise. Ba't hindi tayo makapag-exercise kahit alam natin na kailangan pala mag-exercise?
So, sabi niya, ang pinaka-importante daw yung nutrients na kinakain natin, no? So, yung nutrients sa katawan natin. So, ang isa dyan, syempre nag-uumpisa rin sa tiyan. Ano yung nilalagay natin sa tiyan natin, no? So, ano yung kinakain natin? Dyan nag-uumpisa. Kasi kung ang katawan pala natin kulang sa nutrition, no? Kulang doon sa mga minerals, mga vitamins na kailangan natin. So, yung katawan natin, hindi siya magpa-function. Yung ating mga cells ay hindi siya magiging malakas. Wala siyang energy na gawin yung kanilang trabaho. So, kinakailangan natin ng mga supplement. Especially ngayon na maraming virus or maraming nagkakasakit, kailangan natin na ang immune system natin malakas. So, iinom tayo ng mga pang-support natin. So, once na tayo ang nagkaroon ng pan-support natin sa ating katawan, no? So, yung ating mga cells magiging healthy. So, pag healthy ang ating cells, may pumasok man dyan na virus sa ating katawan, so yung ating immune system ay very strong siya. Maggagawa siya ng panlaban doon sa pumasok na virus, no? So, pag hindi malakas, anong igagawin niyang panglaban? Kasi mahina siya, hindi siya makapag-generate, no? So, once na yan ay binibigyan natin ng magandang nutrients, no? Then, sa katawan natin, meron tayong tinatawag na stem cells, yung stem cells natin, nagro-ronda yan sa katawan natin. At kung may nakita siyang mga damage, ayusin niya o i-re-replace niya, i-re-repair niya, no? So ngayon, kung walang lumalabas dyan sa katawan natin dahil nga kulang tayo sa nutrients, no? Kulang tayo sa tulog, no? Kulang tayo sa mga vitamins sa katawan natin, ibig sabihin mahina din ang galaw niyan. Yung taga-ronda, no? Yung rescue natin dyan sa katawan natin, mahina, ibig sabihin hindi niya mare-rescue kung may problema. So once pala na ang katawan natin ay sapat, no? Sapat sa nutrients, yan ay synergies, nagsisynergy. Kumbaga, maganda ang takbo pala niyan, no? Once na maganda ang takbo, lahat yan nagpa-function. So once na nagpa-function yan, may energy tayo. So once na may energy tayo, dyan tayo magkakaroon ng lakas na mag-exercise. Pag wala kang energy, kahit gustuhin mo man mag-exercise, makakapag-exercise ka ba kaya? So kahit alam natin, for example, yung medyo malalaking katawan, no? Gusto nilang pumayat. Alam nila na kailangan mag-exercise. Bakit hindi sila makapag-exercise? Kasi yung katawan nila kulang ng sustansya na nagbibigay ng lakas para mag-exercise sila. So ngayon, once na nag-exercise ka at malakas ang katawan mo, nagkaroon ka ng energy, nabigyan mong vitamins, minerals yung iyong katawan, no? Ngayon, ikaw ay nag-exercise. Once na ikaw ay nag-exercise, maaalis yung mga toxic ng katawan mo. Maaalis yung mga sobrang fast. Di syempre, mag-i-slim ka, papawisan ka, maaalis yung mga dumi ng iyong katawan, pati yung stress mo maaalis din. So once na naalis ang iyong stress, gumanda yung katawan mo kasi nag-exercise ka, no? So nakita mo sa salamin, parang maganda na pinagpawisan ka, gumanda yung glow ng mukha mo, no? Tapos parang sa peel mo, medyo payat ka. Anong mangyayari? Matutuwa ka ngayon. 'Di ba? Matutuwa ka, parang maluwag na yung aking jeans, no? So matutuwa ka. So once na ikaw ay natuwa, magkakaroon ka uli ng energy na pumunta uli, no? So once na pumunta ka uli, nagkakaroon ka na ng result. So habang nagkakaroon ka ng result, nakukontinue mo yung iyong ginagawa, no? So once na nakukontinue mo yung ginagawa, makikita mo, wow, ang ganda-ganda na ng katawan ko, magkakaroon ka na ng confidence, no? So once na nagkaroon ka na ng confidence, dire-diretso na yan. Syempre may confidence ka, yung mind mo maganda ang takbo. So ngayon, iinom ka na naman uli. Isusuportahan mo na yung katawan mo kasi nagustuhan mo yung result. So pag hindi mo nagustuhan ang result, marami dyan alam nila na dapat pala ay pumayat, hindi sila pumapayat kasi wala silang energy. So once nagkaroon na ng energy, paulit-ulit na yun, gumaganda na, nagiging confident na. So pag confident na, yung takbo ng utak mo ay maganda din, magkakaroon ka ngayon ng productive na nagawain, no? So pati income mo dadagdag, yung mga friends mo dadami, makiki-associate ka sa mga maayos na mga tao. Kasi syempre, kung ikaw ay nag-e-exercise, ayaw mo ng kahalubilo yung hindi nag-e-exercise. Kung ang kinakain mo mga maayos, mga healthy food, ayaw mong sumama doon sa kaibigan mo na junk food, 'di ba? So doon pala nag-uumpisa, nagaganda na ang takbo ng buhay mo.
magiging masaya ka na, ayaw mo na dun sa puro problema, gusto mo na nag-i-enjoy, nagiging productive ka. So, importante pala, nalagyan natin vitamina ang ating katawan. Kasi without fuel, parang sa sasakyan, no? Hindi mo nilagyan ng tamang oil, hindi mo inayos yung sasakyan mo, hindi mo ino-overhaul yung sasakyan, kakarag-karag yan palagi. Lagi yan may problem. Aayusin mo ang isa, maya-maya, sira na naman yan. So marami akong mga kaibigan na laging may masakit. Mamaya okay, mamaya may masakit na naman, mamaya okay na naman, mamaya may masakit na naman. Kasi hindi pala nila inaayos yung ano. So kailangan din pala na nag-exercise tayo. At kailangan din na natutulog tayo ng maayos, no? Yung sleep pala natin ay very important din. So pag hindi tayo natutulog ng maayos, syempre iritado tayo kasi kulang. Kulang yung kailangan ng katawan natin na sleep, no? Yung rest natin kulang. So syempre pag kulang ang tulog natin, nagkakaroon tayo ng eye bag. Pag may eye bag tayo, pag tingin natin sa salamin, hindi tayo matutuwa sa sarili natin. Ay, ang pangit ko, ang dami kong eye bags, di ba? O, syempre, pag hindi ka natutulog, nagkakaroon ka ng wrinkles, nagkakaroon ka ng pimples, di, pag tingin mo na naman sa salamin, hindi ka na naman matutuwa, nagkakaroon ka na naman ng stress, no? So, kailangan pala natin ng everyday may natutulog tayo, nag-e-exercise din tayo. Then, of course, no? So, dahil nagiging healthy na yung tiyan natin. So, ang tiyan natin, kung ang madumi ang mga laman ng ating tiyan, hindi niya rin maa-absorb yung nutrients na pinapasok natin kahit uminom tayo ng mga supplement, no? Ngayon, hindi ina-accept ng katawan natin kasi madumi pala yung ating tiyan. So, syempre, nag-uumpisa yan, mag-detox tayo. Inom tayo ng maraming tubig or inom tayo ng pang-detox na supplement para maalis. Kasi once na naalis pala yan, tapos lalagyan natin ng panibago na very good at magaganda mga healthy food at saka balance. So sabi nga, pag bawat kain daw natin, no, dapat meron tayong fats, meron tayong protein, meron tayong carbohydrate. So dapat balance pala yan. So every 3 hours or every 4 hours kakain tayo. So tama yung sinasabi noong mga bata pa tayo na pag may almusal, meron tayong snack, meron tayong lunch, meron tayong snack, meron tayong dinner. So pag kumain pala tayo ng 5 beses sa isang araw, na balance paunti-unti, mas magiging maganda pala ang ating katawan. Kasi yung katawan natin balance, hindi siya nagugutom, no? So pag kumain tayo, ina-absorb ng katawan natin at gumagalaw tayo, nag-exercise tayo, so nagagamit yung mga kinain natin. So hindi siya nai-stack sa ating tiyan. So kapag ka ang tiyan pala natin malaki, no? Ibig sabihin may problem diyan kasi wala naman, hindi naman pala normal na malaki ang katawan. Ang tiyan, no? So kaya 'di ba napapansin niyo yung mga insurance na pagka ang unang tanong ano ang weight mo, no? Ano ang height mo? To tinitingnan nila kasi pag hindi balance may problem sa iyo. So titingnan nila na ko parang ayaw namin tong i-insure tao na to kasi parang hindi healthy ang katawan nito, no? So yun para ay nakikita din nila. So, kaya mas importante na sa umpisa pa lang, ayusin natin ang katawan natin. Kung hindi tayo nakakatulog, suportahan natin ang ating katawan para makatulog tayo ng maayos. Kasi pag natutulog pala tayo ng maayos, yung mind natin is active. Lahat ng pinag-aaralan natin ay na-absorb natin, no? Na hindi natin nakakalimutan, di ba? So, meron tayong right na light sleep at saka deep sleep. Ako nga, ang ginagawa ko, chine-check ko sa aking relo kung may light sleep ba ako, may deep sleep pa ako, ilang stars ba ang tulog ko kagabi. Kasi minsan hindi natin alam kung nakatulog ba tayo ng maayos, no? So importante pala na malaman din natin yan, ma-measure natin yan. Kung hindi man natin i-measure yung ating weight, titingnan natin kung nagkakasya pa ba yung mga dress natin, yung mga pantalo natin. So importante pala yan. At syempre, kailangan natin na ang ating emotion, no? So maraming nagkakasakit, hindi naman dahil may ano yung katawan nila, nasira ang katawan. Nagkasakit sila dahil na-stress sila sa emotion. So ito ay yung ating partnership, no? So dapat ang isang tao ay masaya ang kanyang relationship. So masaya kung may asawa, masaya ang mag-asawa. Kung may ka-partner, masaya. Ang mga anak, masaya. So ang happy family pala, nakakaganda rin ng health, no? Pag ang family mo or ang ka-partner mo hindi kayo nagkakaintindihan,
ibig sabihin may problem, nagkakaroon ka ng stress. Pag nai-stress ka pala, yung cells mo rin nadadamage, no? So dapat yung relationship mo maganda. So paano magiging maganda ang relationship? Dapat may time ka para sa family mo. Dapat malapit ka sa family mo. So pansinin nyo, especially dun sa mga tao na malayo ang kanilang work, hindi sila umuwi. Pagdating nila, parang malamig na yung asawa nila, hindi na sa kanila masyado close, no? Kasi lumalayo ang feelings. So dapat pala masaya magkasama ang isang family. So yun yung about sa emotional, no? So dapat alam din natin ang ating gagawin sa ating emotion. So maganda rin na nag-aaral tayo kasi minsan ang emotion, halimbawa may problem kayo ng iyong kapartner, no, ng iyong asawa, tapos lalapit ka doon sa isang kaibigan mo na may problem din siya, doon ka hihingi ng advice, ibig sabihin mali na yon, no? So kailangan natin na be positive, no, diyan pagdating sa emotion, kasi yung emotion is very important yan, no. Magkakasakit ka sa puso pagka lagi kang na may problem sa love life, no, kasi yung love life yan ngayon sinasabi na dapat daw lagi kang in love. Pag in love, di ba, blooming ka pag ikaw ay in love. Then itong sunod, yung social connection, no? So pagka solo ka, di ba, ang solo malungkot, no? So dapat meron ka talagang mga kaibigan or community na nandyan to support you at you can support them also. Pag solo ka lang, nandyan ka sa bahay mo, nagmumukmuk ka dyan, wala kang kausap, syempre malungkot. At kung yung ang kausap mo naman, wala nang sinabi sa'yo, kundi yung problema nila, ang mind natin pala ay garden. Napupuno naman pala to ng basura ng mga kaibigan natin, puro problema nila. So yung problema nila, minsan pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo na doon, no? Kung kunento sa'yo ng kaibigan mo na sabihin niya na may problema sila ng asawa niya, yung asawa niya ng bababae o ng lalaki, no? Pag uwi mo, baka yun ang sasabihin mo sa asawa mo. Ngayon, yung asawa mo magagalit sa'yo kasi bakit ba ako pinaghihinalaan? So, isa rin yan, no? So, kailangan pala natin na yung mind natin, poprotektahan natin na huwag magkaroon ng maraming weeds, ng maraming basura dyan, no? Kasi bakit? Ang isang garden, pag marami yan mga damo, tutubo ang damo, dadami ang damo, no? So, kailangan natin na i-guard ang ating mind. So, dapat ang mga kaibigan natin ay mga positive, no? Yung mga productive. Kasi kung hindi, sabi nga, ang limang tao na lagi mong kasama, ang buhay niyan at saka buhay mo, parehas lang kayo, no? Kung ang kasama mo palagi mga successful na tao, may posibilidad na ikaw ay mag-success din kasi mahahawaan ka nila. Kung ang kasama mo mga beauty conscious, posibilidad na ikaw lang ay laging beauty, no? Kung ang kasama mo mga fashionista, posibilidad na ikaw ay magaganda rin ang iyong fashion. Kung ang kasama mo mga health conscious, mga nagji-gym, sigurado gaganda rin yung katawan mo. So kung sino yung kasama mo, yan yung magiging ikaw, no? So kung sino yung nagtuturo sa iyo, so sino yung mentor mo, magiging katulad ka ng mentor mo. So sabi nga, kumbaga, be aware kung sino yung nagtuturo sa'yo kasi magiging ganun ka rin sa kanya, no? So yung life niya, ganun ang magagaya mo kasi yun yung tinuturo niya sa'yo. Then sunod itong spiritual, no? So pinaka-importante rin na meron din tayong spiritual, meron tayong paniniwala, no? Kasi yung moral values natin, no? Pinaka-importante na meron tayong paniniwala sa sarili, meron tayong moral, magandang moral, no? Kasi kung hindi rin mag-a-align, no? Kung ang ginagawa natin, healthy nga tayo, ang ginagawa natin naman ay hindi maganda. So nandiyan naman na may kukonsensya din tayo kasi ang heart natin, meron yan love, no? May tinanim dyan na love, pero kung ang ginagawa natin hindi maganda, nagigilty din tayo. So anong nangyayari? Pag nagigilty, hindi ka rin nakakatulog, no? So masakit yung ulo mo, nai-stress ka, no? Kasi may tinatago ka. So isa rin yan na dapat wala tayo niyan. Kasi pag meron tayo niyan, hindi rin tayo mabibless ni God, no? So kaya kailangan na meron tayong paniniwala sa sarili natin at saka poprotektahan natin ang sarili natin sa mga bad, no? Minsan ang bad makinang, no? Lalo na pagdating sa pera. So medyo makinang 'yan, parang gusto natin 'yan. But minsan 'yan ay makinang sa umpisa lang, no? Yan ay masaya sa umpisa lang, nag-i-enjoy, no? Sa umpisa lang yan, hindi yan panghabang panahon. Kaya importante na meron din tayong paniniwala at saka alagaan din natin ang sarili natin, no? Yung good moral natin, yung good values natin na importante rin. At saka
importante rin na bigyan natin ng ano ng ano yung sarili natin na meron tayong ritual din na gagawin, no? So paniniwala natin na meron tayong creator din na nandiyan, kasi minsan wala yung mga kaibigan natin, walang tutulong sa atin. Sino ang tutulong sa atin? Iisa lang din kung sino yung gumawa sa atin. Yun lang ang marunong mag-ayos sa atin, di ba? Then yung sunod, yung mental, no? So marami ngayon stress, na stress sila, may mga nagkakaroon ng ano, ng anxiety, no? Bakit nagkakaroon? So yan din, nag-uumpisa din pala yan, yung mind pala natin at saka yung guts natin, yung stomach natin magka-connect pala yan. So kung ano yung kinakain mo, no? So yung guts mo, ano yung kinakain mo, yun din napupunta sa mind mo. Sabi niya, kung potato chips ang kinakain mo, yung mind mo parang potato chips din, no? So ganun pala. Sabi nga, yung mga Japanese daw, sa umaga, kapag kumain ng healthy, during the day, magiging maganda daw ang decision yan sa kanilang work, no? So yung healthy ang kinain, nagiging maganda ang decision. So isipin natin, yung nilagay natin dyan, yan yung tatakbo, kasi wala naman ibang tatakbo sa katawan natin. Walang nutrients na makukuha yan, kundi yung nilagay lang natin dyan. So yung mind, pinaka-importante na alagaan din natin. Kailangan din pala, bigyan ng nutrition yung ating mind, no? Tapos yung mindfulness, yung meditation, alisin yung mga nandyan na mga negative sa mind natin. Kaya kung ang friend natin, puro negative yung tinanim dyan, alisin muna natin yung friend natin. Ilayo muna natin para hindi mapuno ng basura yung ating mind. Kasi minsan, pansinin niyo yung mga kaibigan, ang sinasabi niyan, puro na lang problema nila. So yung problema nila, nandyan na sa utak mo, na naiwan na dyan, no? So ikaw na ang may dala-dala ng mga basura nila. So yun, dapat i-cleanse natin yung mind natin. I-cleanse natin, mag-meditate tayo in the morning, be grateful, no? Magpasalamat tayo sa meron tayo at isipin natin ano ang magandang magagawa natin para sa ibang tao, para sa sarili natin. Kasi syempre, nag-umpisa sa sarili, hindi mo inayos yung sarili mo, hindi mo inalagaan ang health mo, paano mo maalagaan ang iba? Hindi mo minamahal ang sarili mo, paano mo maalagaan ang iba, no? So, yan daw yung very important. So, ito yung natutunan ko na suportahan natin ang sarili natin. Kung hindi natin kayang gawin ng everyday, no? So, be in the community. Kasi yung community, yan yung magtuturo sa'yo at maghihikayat sa'yo. Na pagpupunta ka dyan, yung mga tao dyan, laging align yung ginagawa nila. Kung health man yan, no? Kung about health, no? Makikita mo na align yung ginagawa nila. Kaya pupunta ka dyan para ikaw ay mahawaan din nila ng magandang health, no? Mahawaan ka rin ng maganda, ng positive mind. Para lahat yan ay magsisenergize, no? Magiging maganda ang connection. Kumbaga sa kuryente, may kuryente din pala ang katawan natin. May kuryente yan sa dito sa mind natin, sa heart natin, yung mga diyan sa chan natin, lahat pala yan connected, no? So kung anong nilagay natin, yun lang naman ang maa-accept ng katawan natin. Kung anong sabon ang ginamit mo, so gumamit ka ng mumurahin na mga hindi magandang sabon, yan din ang lalabas sa iyong skin. Pero kung gumamit ka ng maayos, magandang panglagay mo sa mukha mo, magandang panglagay mo sa skin mo, sa hair mo, yung hair mo magiging maganda, no? Kasi binibigyan mo siya, minamahal mo siya. Once na minamahal mo yung katawan mo, magbabalik din sa'yo. Pag minahal mo yung katawan mo, magugulat ka, maraming blessing darating. So dito sa katulad sa health and beauty na business namin, so pagka gumaganda yung katawan mo, maraming bumibili. Maraming nagjo-join sa ro. Maraming nagtatanong sa'yo kasi gusto rin nila yung result mo. So, nag-uumpisa pala sa atin. Nag-uumpisa sa loob natin. Alright, so thank you so much. Medyo napahaba yata. Sana marami kayong natutunan today at ang health is wealth, no? So, nanggagaling yan sa atin. Ang malungkot daw dahil hindi healthy, no? So, once na naging healthy ka, magiging masaya ka, no? So yun pala, health is wealth, no? Magiging happy ka kapag ka ikaw ay healthy. All right, so thank you so much, Grace Stein here, and I'll see you on my next video.